Hello farmers, welcome back to my channel, Tesalonica's Farm. Ngayong hapon, nagpapatuka ako ng mga manok ko dito sa farm. So, nakita ko lang itong mga manok ko dahil nagandahan talaga ako sa mga manok na kinalabasan sa mga pag-mixed breed ko dito ng mga native chickens. So, ipapakita ko at isi-share ko sa inyo kasi may isa akong manok dito na parang gustong-gusto na nahuhumaling ako sa itsura. Napakaganda niya mga farmers. Kulay black siya na may kulay puti. So, napakaganda ng manok na ito. At ngayon, isi-share ko sa inyo itong mga manok ko dito na free range dito sa isang area ko at papatukain din natin sila as well as. So, tara mga farmers, pakita ko na sa inyo. Ayan mga farmers, ikot-ikot muna tayo. Meron, so, na-vlog ko na rin ito last time pero maliliit pa yung mga manok. So, eto, meron tayo ditong silungan nila if ever sobrang init at sobrang umuulan. Meron hapuan nila sa hapon. Paggabi, dito sila humahapo lahat. May hagdan din po yan. Ayan, may hagdan. So, nilagyan natin na hagdan yan para di na sila humirap lumipad-lipad. So, yan hanggang dito. Tapos, dito, bagong viewers tayo dyan na hindi pa to nakita. Baka hindi nyo pa napanood sa last video ko. So, ulitin ko kasi malalaki na po yung mga manok natin dito. Kaya, pwede na to sa update video. Ayan. Tapos, gawa lang ito sa yan, green net. Tapos, may katabi rin po na isa pang kulungan ng manok. Ganun din. So, nandito naman yung mga breed ko ng mga pang-sabong. So, nasa kabilang kulungan. So, dito mga native chickens lang na mixed breed yung nandito lang sa aking area na kinatatayuan. Ayan. So, ito, pakita ko na sa inyo. Mga farmers, punta tayo. Ayan yung mga manok natin dito sa farm. Kung mapansin nyo, ayan. So, ang laki na nang nilaki nila compared sa last video ko na ilang months pa lang, mag 2 months pa lang sila nung last vlog ko. So, halos isang buwan na yung nilaki ng tinagal ng vlog ko. Ganito na agad silang kalaki. So, ito, papakita ko sa inyo breed by breed ating mga manok na alaga dito sa farm. So, ito mga farmers, patukain natin sila para po lumapit. So, ito, pinapakain ko muna ngayon sa kanila, scramble lang, crumble the feeds. So, ito minsan, pinapakain ko ng mga azola, minsan mga... pinapakain ko sila ng azola at saka mga kangkong. Dahil dito naman sa kanilang kulungan, may mga dahon-dahon naman sila na natutuka dito. Kaya hindi ko na po sila kailangan supplyan ng mga organic feeds dahil sa kanilang sarili, nakakakain na sila ng mga kailangan nila na organic feeds dito sa kanilang area. Ayan, may mga, naubos na ngayong mga damo dito sa likod. Tapos minsan, sinusupplyan ko sila ng azola para po tayo magkaroon din sila ng konting organic feeds na kainin. Ayan. Ay, tunukha na. Ayan. So, ito mga tamaka farmers, yung iba dito, hindi pa ito nag-iitlog. Dahil mga bata pa ito mga farmers, nasa 3 months to 4 months pa lang po itong mga manok natin dito. Ayan. So, papakita ko sa inyo yung isa kong favorite. Hanapin ko lang. Ay, dahil ang puti. Antay. Oo. Ayan. Huwag yung kainin niya sa platong feed yan. Naku po. Inuha na nila lahat. So yan, sige, kain kayo dyan. So eto mga farmers, yung favorite kong manok dito sa kulungan na to. Sobrang ganda kasi niya talaga. Black na black yung kanyang mata, kanyang tuka. Tapos yung balat niya sobrang kintab niya sa personal ko. Makita niyo ang ganda ng balahibo. Ayan, nagre-reflect siya sa green. Ang ganda talaga ng manok na to. Medyo greenish siya na itim, napakakintab. Tapos may halo pa siyang puti sa babandang leeg. Ayan, so alam ko parang ano to, mixed breed to na ng PBR or BPR, Basilan mixed breed na. Pero ang ganda ng pagkalabas ng ano, ng itsura. So, nakakatawa mga farmers mag mix breed sa mga manok, lalo na sa native chickens. Kasi, may mga iba't ibang manok talagang itsura na lalabas. So, nakaka-enjoy siya talaga. So, ayan. Ito, favorite ko manok dito.
So, pakita ko naman sa inyo itong isa. So, ito. So, ito, BPR crossbreed na rin ito sa Basilan, pero mas lamang yung puti. Ayan, mas maganda yung kulay nito. Ouch, namamalo. BPR close sa Basilan, loko to pilyo. So ito naman, maganda rin to. Di kayo maapasaw tay. Ha? Di ka tako. Ang ilap ng mga PBR. Mga Basilan. Pero yung mga Basilan na sobrang black, pure Basilan yan, yung all black. Pero yung iba naman, mixed breed na. Chicken, mga farmers. So, the best tong native chicken sa tinolang manok. Sobrang sarap ng lasa ng native chicken sa tinola. Ang laman nila o kahit maliit na manok lang, sobrang bigat ng laman. Sobrang ganda. Uy, in fairness ha, hindi mabaho yung mga manok ko dito kasi ano to, alaga ko to sa Ligo. Ayan. Tapos, naglilimlim to ng itlog. Hindi na kailangan tong bilhan ng incubator, native chicken, Basilan. So, mga naglilimlim yan ng mga itlog. So, compared sa heritage chickens ng mga rare, Rhode Island Reds, yung mga iba na malalaking manok. So, karamihan talaga nila ay hindi naglilimlim dahil need mo na incubator para makapagparami ng itlog at makapagpapisa. So, libangan ko ang karamihan dito mga ka-farmers ng mga ganito klasikong manok. Libangan ko talaga dito sa farm. So, naiintindihan niya ng mga kapwa natin na nagmamanok dahil alam nila yung feeling na pagka dumarami yung manok mo, nakakapag-breed ka, tapos nakakapag-invento ka pa ng mixed breed. So, nakakatuwa. Like nito. Ayan, pakita mo to. Ayan. Pakita mo yun. Ayan, tumakbo. Ano yun? Panabong yun. Isa sa panabong ko yung nabinred dito. Ganda ng itsura, oh. Ayan. Oh, ang diks eh. Hindi ko mahaba ko ngayon. Sige, kuhanin ko. Takpatitin. Ayan. So, meron tayong total dito mga ka-farmers na halos nasa 40 pieces na manok. Tapos, hindi pa ito nag-iitlog dahil mga bata pa itong mga manok natin dito sa area na to. But, pag nag-itlog yan, so parami na ng parami yung sisiw niyan, mapipisa ng mga inahin nila. Tapos, meron pa tayong pwedeng itlog na makuha pang laga-laga. So, yun ang kagandahan sa pag-aalaga ng itlog, unlimited manok. Ay, unlimited ka na itlog sa kanila. So, next time, i-vlog ko kung paano ko sila i-condition dito sa farm. So, dito po kasi mga ka-farmers, alaga ko po to sa condition, sa mga injections, sa mga vitamins. So, i-share ko po sa inyo kung ano po yung mga ginagamit ko dito sa mga manok ko para po makaiwas sila sa sakit sa mga manok. Kasi, delikado po sa mga manok, mga ka-farmers, once na tamaan niya ng sipon, tapos naglulugon yung kanilang mga balahibo, tapos bigla parang nalamlay. So, simula na po yun sa pagka-pest ng manok nyo. Dire-diretso na yan at maghahawa-hawa na sa ibang mga manok. So, be careful sa mga nag-aalaga ng manok na kailangan alam nyo kung paano kayo mag-condition at alam nyo kung ano yung dapat na gamitin or gamitin yung pampaiwas sa sakit sa manok. So, i-share ko yan next vlog if ever po na mag-vlog ako about sa pagkakondisyon ko ng mga native chickens at kung ano pang mga manok ko dito sa farm. So, yan mga ka-farmers. So, short vlog lang naman ako dito at natuwa lang ako dito sa mga manok ko dahil ang lalaki na po. At sigurado naman to soon na once na dumami pa to ng dumami, talaga makakaroon tayo ng negosyo dito sa pagmamanok. Although, mahirap po talaga ang negosyo na pagmamanok. Marami po kailangan, expenses. Pero once naman po na magamay mo na at marami na talaga yung population nila, mabilis ka na talagang kumita dito dahil marami pong product sa pagmamanok. May fertile eggs po tayo dyan sa mga manok. Meron po tayong dressed chicken. Meron po tayong live chickens na pwedeng ibenta. Pwede rin po tayong magbenta ng day old, week old, and month old na mga sisiw. So marami po talagang pwede dito na pagkakitaan sa pagmamanok. Kaya yung mga nagmamanok dyan na nakakaranas po ng frustration. So kapit lang po tayo mga ka-farmers at darating din po yung araw na gaganda rin po yung income natin sa pagmamanok. Ayan. So, kaya mga ka-farmers, yun lang muna para sa video na ito at mahapo na rin to dahil hapo na po, anong oras na? Mag-alas 6 na, so pupunta na sila dito sa kanilang hapuan, aakit na sila dito. Yan, mamaya-maya. Andito lang kaya sila, hindi pa na hapo.
Ayan. So, at least ipakita ko sa inyo yung favorite kong manok, mga ka-farmers, na sobrang ganda. Kulay brown, black at saka puti. Ang ganda talaga ng kulay nun. So, yun lang naman. Next vlog, marami na akong i-update sa inyo dito sa farm. At mga kulungan ko, halos okay na ulit. Tsaka yung mga manok ko naman, mga, ang dami nagre-request nitong, ano, tumahabali egg, shamo. So, i-vlog ko to next time itong shamo, kung ano nangyari sa breed ko sa shamo. So, yun lang mga farmers para sa video na ito. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, please like and subscribe sa aking YouTube channel at i-click nyo na rin yung notification bell para palagi po kayo updated sa lahat ng videos na in-upload natin dito sa aking YouTube channel. So, palike na rin po na aking Facebook page, Thessalonica Farm, at ng aking Facebook, Tessa Suarez. Maraming maraming salamat sa panonood mga ka-farmers. Thank you for watching and happy farming!